Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Richard Aki. Sabi na, assalamu alaikum ustad. Tanong ko po, example, tapos na ko magwudu sa bahay, tapos pupunta na ako sa mosque. Tapos nakaapak ako ng tahi sa daan, kailangan pa ba na magwudu ako ulit o hindi na? So mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, dapat alam natin ano ba yung mga nakakasira sa wudu. So ang makabilang sa mga nakakasira sa wudu ay pag-ihi, pagdumi, pag-utot, pagkain ng karne ng kamel, pagtulog ng mahimbing o yung bumagsak na, at paglabas mo ng similya sa pamagitan ng pagtatalik o palaginip, kailangan yung maligo doon, pagdating ng regla. So yan po yung mga nakakasira po sa wudu. Pero itong makaapak ka ng tai o dumi ng hayop ay hindi po nakakasira ng wudu. At kung ang hayop na yan ay halal po, katulad ng manok, mga tupa, kambing, baka, at nagsala ka na hindi mo hinugasan, tanggap po sala mo. Tanggap po ang inyong sala. At maliban lang kung naapakan mo tai ng hayop na hindi nakakain, yun obligadong hugasan kasi marumi yun. Okay, pero hindi po nakakasira ang dumi o ihi ng hayop, anumang uri ng hayop, hindi po nakakasira ng wudu. Wallahu a'lam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.